Ayun po muli, nagbabalik po kami dito sa ating munting channel sa Mucha and Joel Lot Vlog. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, nandito po kami ulit sa bayan namin dito sa Balungaw, Pangasinan. So, may tinitingnan po kami dito na 10 hectares pero yung 1 hectare kasi binigay na sa tenant para wala pong maging problema. At tapos na rin po ang naibigay. At the same time, binibenta rin po ni tenant yung kanyang 1 hectare. So, pwede rin isabay po yun. Kasi ito ay 10 hectares. At merong meron ng nasukat na yung sa kanya na 1 hectare. Parang naihiwalay na, kumbaga na ipasukat na niya. Pero binibenta rin po niya. So, ito yung barangay road mula po dito sa area na ito. Ay pahaba po yan. Tingnan natin kung ilang metro. Pero yung kinuha kasi ng ating caretaker ay dyan sa part na yan. Ituturo ko po mamaya, hindi po kasali yun sa frontage. So dito mula sa bunga dito, nasa 30 frontage na ito yung bunga, tapos pa ganun pa mamaya. So napaka tapos hanggang yung dulo nito, hanggang dun kung ano po yung kulay nya, na yan, hanggang dyan po. Tapos pahaba na siya, nakadikit siya sa daan ng mahaba po yung nakadikitan po ng ating pinapakitang area. So ito naman palabas po ng National Highway. Ayan lang po yung National Highway nandyan. So may tulay po dyan. Dyan po banda yung tulay. So nasa lang po ito na wala pang 200 meters. Sabihin na natin 200 meters more or less para na-save po ako. So 200 meters from National Highway, from Tiplex po ito ay nasa 15 to 20 minutes from Tiplex Carmen exit. Tapos from Manila naman po ito 2 hours and 20 minutes, matagal na po yon. Ganun lang po kabilis pumunta rito kasi wala ka pang traffic. Kasi paglabas mo ng Tiplex, 15 minutes na lang, wala ka ding traffic. So napakaganda po yung location nito. So ang ganda-ganda po ng area natin. Sana magustuhan nyo po. At ito po ay bayan ng Balungaw, Pangasinan. Kaya lang malaki lang po itong area natin, nasa 10 hectares. Pero 9 hectares na lang kasi nga ibinawas po yung 1 hectare ng caretaker. Pero hindi pa po yan kumbaga hindi pa niya na-transfer sa pangalan niya. Kaya nandun pa rin, nakasama pa rin sa papel na 10 hectares. Nasukat lang, pinasukat lang po yan ng ating caretaker kasi binibenta rin po niya. So ayun, ito po ay yung pinaka dulo dito sa umpisa. Ayan, ito po yung dulo niya. Tapos yan na yung pong caretaker, sa kanya po yan. So kung magkakapares po sila ng presyo ng caretaker tsaka yung may-ari, pwede nating isabay. Tatanungin din po namin mamaya kung magkano sa kanya at yung magkano po yung seller po natin. So mula dito hanggang dyan po yung sa kanya. Maluwang din po yung frontage nitong caretaker kung solo lang. Kaya lang yung title po kasi ay hawak pa po ng seller po natin at hindi po hawak po ni caretaker, kaya ni tenant, kaya hindi pa po niya mai-transfer at pwede niyang isabay sa pagbenta. Yun po ang sinasabi po niya. Pero tingnan natin kung pagkapares po sila ng presyo kasi wala pa pong sinabing presyo po yung ating seller. Kakausapin pa po natin, tatawagan po natin para po malaman natin kung ano po yung presyo po niya. Tapos dito ulit, ito na po yung umpisa ulit ng ating lote. Mula po dito mag-uumpisa ulit tayo ng frontage. Pag ganun po yan, mahaba po yan, mahaba. So may mga tanim pong mga saging, mga iba't ibang palayan po ito. Rice land, pwedeng mais, pwedeng gulay, pwedeng pwedeng sili, kamatis, mga ganun. Nagtatanim po sila dito. Ito mga gulay po ito. Mayroong guyaba, may pomelo, ayan. May papaya. So kadalasan mais po yung nakatanim. So ito po yung ganito nakahaba. So ang haba po ng frontage nito. Tatantyahin ko na lang po kung ilang meters ito upang makita po ninyo. Ayan, may mga tanim din pong mga iba't ibang klase ng puno. So along cemented road, napakahaba. Tapos palapad ng parang mahaba din yung lapad nito. Makikita nyo mamaya sa drone po. Papaliparan po natin yan. So muli, sa lahat po ng ating viewers,
na-monetize na po tayo dito sa Mucha and Joel Lot Vlog. Sana po wag niyo pong wag niyo pong skip yung ads para matulungan niyo po kami sa aming makapag-save din po kami ng kahit konti lang para panggastos po namin sa aming mga expenses sa araw-araw sa pagtitripping po ng lupa. Sa lahat po ng hindi po nag-skip ads, maraming salamat po. At sa lahat po ng viewers natin, maraming salamat din po. So ayan, napakahaba na po ito. Siguro nasa 100 meters na po itong nalakad natin. Tama, nasa ano na po ito? 100 meters. So ang haba po ng frontage nito, yung kanina yung una 30 meters, tapos ito 100 na. Tapos tingnan natin kung gaano pa kahaba. Nag-aantay po doon yung mga kasama natin, si JR. May bago po siyang nag-gumawa din po siya ng channel niya, Jailor Mix Vlog. So suportahan din niyo po 'yon. Ang channel po, pares din po, lote din po. So yung mga hindi ko po masabing details, maaring masabi po niya doon. To puro mais po itong tanim po ng ating lupa na ating tinitingnan. Ayan, napakagandang ano po to, napakagandang investment kasi yung ano niya, kumbaga itong lote niya nakadikit lahat sa cemented road, tapos parang two lane. Napakaganda po ng ating area. So ayan, tanungin natin kung hanggang dito na lang, kung hanggang dito 150 ito, 150 meters kung hanggang dito. Hanggang dito? Hanggang ita? Hanggang Milina, oh tama, 150 meters plus 30 meters yung una, so napakahaba po. So kasali ba yung Milina, kasali? Ayan, so hindi natin sure kung kasali yung Milina. So pag nasukat siguro tingnan natin. Pero parang kasali po siya. May papasok po siyang daan dito papunta ng likod para sa mga nagtatanim po. Ayan, so managpagawa din siya ng daan niya papunta sa likod. So ayun, muli ito ay bayan ng Balungga, Pangasinan. At mayroong sukat na 100 ay mayroong frontage na 150 meters more or less, tapos 30 meters doon sa medyo may giwang niya. Pero pag nagsama po yung lote po ng ating tenant, kung sakaling maisabay, eh nasa ano po ito, 250 meters mahigit, 250 meters more or less sa pagkasama po yun. So ayun, muli ito ay bayan ng Balungga, Pangasinan. At mayroong sukat na 10 hectares, tatanggalin yung sa tenant, 9 hectares na lang po siya. At yung presyo po, ilalagay ko po dito sa ating video. Kasi po wala pa po kaming usapan ng seller po natin, dahil itatakal ko pa po yung about sa capital gain tax. At kung patay man yung nakapangalan, itakal din po namin yung estate tax. So ayun, muli ito ay bayan ng Balungga, Pangasinan. Sana magustuhan nyo po itong area na ito. Napakahaba, flat. At 10 hectares at tatanggalin 9 hectares. So malapit lang sa National Highway, 200 meters more or less mula sa National Highway. And 2 and 20 minutes hours mula sa Manila. At 15 to 20 minutes mula sa Tiplex Carmen. So ayun, muli maraming salamat po sa lahat ng viewers natin sa Mucha and Joel Lot Vlog. God bless you all po, and sana magustuhan nyo po ito. At kung magustuhan nyo man po ito, ay please tawagin nyo po ako sa aking numero at pakimessage po ako sa aking Facebook account. Ganun din po sa lahat po ng bago sa aming munting channel sa Mucha and Joel Lot Vlog. Huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe sa aming munting channel. Salamat po muli. God bless you all.
Thank you.